Ito na talaga ang pinakamasarap na cassava recipe na natikman ko. Napakasarap, napakalinamnam at madali lang gawin. Tara, simulan na natin! But before that, mag-harvest muna tayo ng ating cassava kasi meron tayong kunting tanim. Ayan, nag-harvest tayo at medyo matrabaho ang pag-harvest ng cassava, mga mamis. Kasi kailangan natin itong bunutin sa lupa. Tara, samahan niyo akong mag-harvest. Ito, kinakailangan pa natin linisin ang puno para makita natin yung bunga o yung ugat ng ating balanghoy o yung cassava. Kumuha lang tayo dito ng mga apat na cassava. Yung iba itinira natin para sa sunod pa nating lulutuin. It's good for one recipe lang naman ang ating lulutuin. So, apat na piraso lang ang ating kinuha. Ayan, hugasan na natin ito ng maigi para malinis. Pagkatapos, ating balatan at gagarin. At madaling balatan ang cassava or balanghoy, mga mamis, kapag freshly harvested ito. Siyempre, mas masarap at mamis-namis kapag bagong harvest ito. At dito ginadgad na natin on grenade gamit ang ating cheese grater. Dito nakakuha tayo ng 3 and 1/4 cups of grated cassava. At hindi na natin ito pipigaan, mga mamis. Sa ating bowl, inilagay natin ang 3 and 1/4 cups grated cassava. Mag-add tayo ng 1 pack of kokumama or 1 cup of coconut milk. Sa ating non-stick pan, nag-add tayo ng 1 and 1/4 cups of brown sugar, 1 and 1/4 cups of shredded langka para mas lalong masarap at mabango ang ating kakanin. Haluin lang natin at wait until na mag-caramelize ito. Kapag nag-caramelize ng ating langka at brown sugar, make a well in the center at i-add na ang 3 and 1/4 cups of grated cassava. Ito na ang ating pang-apat na ingredients dahil 4 ingredients lang ang kakanin natin. Huwag natin itong ihalo, hayaan lang natin ito, takpan hanggang sa bahagyang maluto ito. After a few minutes, ito na, naluto na ang bottom part ng ating kakanin. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-fully coat ng caramelized langka ang cassava natin. Continue until mag-well combine ang lahat ng mga ingredients. Pwede natin itong hayaan na maluto ng mga around 30 seconds bago natin ihalo hanggang sa maging ganito ang ating mixture. Malalaman natin na luto na ito kapag nag-change na ang kulay at wala ng puti sa ating cassava. Pwede natin itong tikman, mga mamis, just to make sure na fully cooked na ito. Ito na, after a few minutes, luto na ang ating napakasarap na kakanin. At ang bango nito, mga mamis, dahil sa langka na ating nilagay. Napaka-espesyal. Taglayin lang tayo ng dahon ng saging na pinahiran natin ng oil. I-flatten lang natin ito at pahiran din ng butter or oil ang ibabaw ng ating kakanin. At ito na, mga mamis, ready to serve ng ating napakasarap na kakanin, ang ating cassava langka bigo. Siyempre, excited na tayong tikman ito. The best pang merienda at pang benta na din. Apat na ingredients lang at madali lang din gawin. Other option sa langka, mga mamis, pwede kayong maglagay dito ng grated buko. Para may other variation naman or flavor ang kakanin natin. Ito na, tinikman na natin. Perfect talaga ang lasa. Yung tamis na hindi nakakaumay at ang bango pa. Sarap na talagang balik-balikan mo dahil hindi ito nakakasawa. Ayan lang po, mga mami. Sumpay niyo subukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all. And stay safe, everyone. Bye and enjoy!